Hang on guys, Angelo Carlo Patio back with another vlog. At ngayon sa vlog na ito, pag-uusapan natin all about road bike sizes kasi ito yung pinaka-critical kapag magro-road bike ka. So intro na natin in 3, 2, 1, go! So ayan guys, yung pag kaya natin ito pag-uusapan kasi marami nagtatanong din kung paano malaman yung tamang road bike sizes. So, ito yung pinaka-common na sizes sa road bike. So, nakatingin ako ngayon sa chart. So, para sa mga 4'10 to 5'2, 47 to 48 centimeters yung para sa inyo. Sabi dito. Next naman, para sa 5'2 to 5'6, size 49 to 50. Next, size, ang mga nasa height ng 5'3 to 5'6, size 51 to size 53. Size 5'6 to 5'9, 54 to 55. Height naman, 5'9 to 6 footer, 56 to 58. Then, 6 footer, 58, 60 to 60. Tapos, 52. Size, a height naman na 5'3 to 6'3 to 6'6. Nabubulol na ako. Ano, nasa size 61 to 63 centimeters. So, pwede nyo sundan yon, pero pwede rin naman na tingnan nyo muna. So, yung una nyong gagawin dapat kapag titingnan nyo yung size ng bike ay magdala kayo ng measuring tape. So, para malaman nyo yung size nyo, pwede nyo sundan to, tapos i-check nyo kung i-check nyo, i-measure nyo from sa top tube. Pwede siya sa top tube. So, yung sa Atomic Sniper, minashore ko kanina, sakto. Sabi, size 50 yun. So, size 50. I-measure nyo sa center ng seat tube, tsaka sa center ng head tube. Dapat size 50 yun. So, kapag size 50 yun, so tama yun. So, bakit importante to? Kasi yung frame size mo yung magdidikta sa parts mo. Bawa, maliit yung frame size mo, so dapat mahaba lahat ng ano mo, ng parts. And kapag maliit size mo, uncomfortable siya. So, eto guys, sasabihin sa inyo. Height ko, 5'8". 2.59 na ako. So, yung frame size ko size 50. So, maliit sa akin. So, recommended talaga sa akin size 52. Pero, dahil di naman tayo ganun kaya para magpalit ng frame, ginawa ko na lang yung mga parts na lang hinabaan ko. Sa mga stem, 110mm na stem. Seat post, nakataas talaga siya. And yung crank arms ko, guys, yung pinakamahaba, nilagay ko na para lang masave ko yung frame. So, pwede nyo rin gawin yun, yung setup ng mga pro, or if gusto nyo, bakit maganda rin naman yung maliit, one size smaller? Kasi, nung una, mas stiff yung bike. Mas madali siyang kontrolin, basta't masanay ka lang. And, mas maganda siyang tingnan, kaya sabi ko, okay lang kung maliit. And, if sakto naman sa inyo, then mas okay siya, pero hindi siya ganun ka-stiff kumukha nung ano. One size smaller. So, nasa ano pa rin yun? Nasa preference nyo lang kung gusto nyo yung mas aero, kumaka ng akin, mas aero, tas mahaba lahat. Or, if endurance ride kayo, halimbawa, gusto nyo, nakapahinga lang na relaxed position, go to your total size. Pero yung pangit na yung one size larger sa inyo kasi di na comfortable talaga yon. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Short video lang kasi gigising ko lang guys. Grabe. And pagkatapos nun, ano, may ride kami, hindi ako nakasama, nag-oversleep ako. And kung nakita nyo naman sa last video natin doon sa ride, ano, dalawang oras ako nag-i-edit, madaling araw na lang ako nakatulog doon. So, nagbawi lang ako ng tulog. So, kita-kita tayo sa susunod na video. So, like, comment, and subscribe kapag kung nakatulong to sa inyo. So, yun lang.